Hello, good morning. Welcome back to my channel. Dito naman tayo ngayon sa kalawang upload sa ating ginagawang revision sa simbahan dito. Kapag wala pa kayo makikita sa una nating upload, sana makita nyo at mapanood nyo na kung paano natin to ginawa. Ito ngayon, maipakita ko sa inyo panibagong tips na ibigay ko sa iyo. Tara, halina, tingnan natin. Ito na, maglalagay naman tayo dito ng guide sa ating piling. Dito natin ilagay sa ating bakal. Kailangan sa ating bakal na gagamitin dito, yung matuwid. Hindi yung baluktot. Parang ganito, matuwid. Marami namang matuwid na bakal. Dito natin ilagay ang ating guide, ating piling. Mas madali lang siyang gawin. Kailangan matuwid to ang ating bakal. Ito. Lugan natin. Ito. Lugan na kahulog siya. At saka matuwid na siya. Mas madali pang gawin. Hindi kayo magpapako-pako pa. Saka dito, lang tayo maglagay. Kailangan lang dito mga kaibigan, tandaan lang natin kung saan natin ilagay itong atong tansi, dito ba o dito. Kasi malaking diferensya ito. Kapag dito nyo malagay at saka dito na naman, malaking diferensya. Kasi tiniimim bakal natin ginagamit. Maglagay ako dito ng guide kasi nakandaan na itong lagyan natin ng sukalo. Taginib yung lupa dito. Pwede naman i-andaan na natin yung piling. Ito mga kaibigan, hindi ko na nilagyan ng bakal na stiffener kasi hindi malambot ang yuta dito, yung lupa dito mga kaibigan. Ito lang bakal ang aking gawin, nilagyan lang tayo lang ulit. Ito lang ating gagawin kapag hindi malambot. Maglagay lang tayo ng stiffener dito sa ating sukalo or tie beam kapag malambot ang lupa na ating lalagyan. Ito mga kaibigan, ang sukalo natin nilagay dito is mga 10 cm lang ito. Kasi sinasabi ko na kanina, hindi malambot ang lupa natin dito. Ang lupa dito mga kaibigan, hindi ito ma-wash out. Kasi kapag ma-wash out ang yuta, mahangir ang ating building or piling na ginagawa. Pero dito, makita niyo, hindi ito ma-wash out. Nagdepende ito sa sitwasyon. Ito yung mga estaka natin, pag-layout natin sa cutterboard. Walang masasayang dito, mga kaibigan.
Imo sa nila. Magibigan. Kung sakaling mayroon itong putik, kasi bumabaha, kailangan natin linisin. Kasi kalawangin ang ating bakal. Doon silalim. Katapos tayo maglinis. Bubusan natin. Ito mga kaibigan, baka hindi kayo nakita kung paano tayo nagputing. Mayroon na itong puting. Dito si Lalong. Binosa natin niya dito. Nilagyan natin dito ng harang ng haloblak para hindi maputikan doon. Kasi pagpupurma natin dito, wala nang putik doon. Si Lalong. Ito ang purpose doon. Mayroon na itong puting. Kaibigan, advance na natin dito. Pagbibigyan natin, pahinig dito. Maya ng kunti, pagka tuyo nandito, tatanggalin natin to. Ano yung mga kaibigan, bayanihan lang ang trabaho namin dito. Kasi station to sa aming simbahan. So, panunuan lang ang trabaho namin dito. Kasi walang pira ang simbahan namin. Baka mayroong sponsor dyan. Ito lang, pakita ko na sa inyo kung paano gawin na pinakadali at minus gastos. Maliit lang kahoy ang gagamitin natin dito. Mayroon kaming kasama na nagakot ng balas ng buhangin. Kailangan maglagay tayo ng vertical. Mayroong nakailis sa inyong bakal. Kaibigan, kapag mag-isa kayo magbuhos, kailangan matuwid ang bakal kasi mahirapan tayo mag-strip niyan, lalo na hindi pa tumitigas ang ating buhos kasi gumagalaw dito si Lalim. Kailangan matuwid siya at advantage siya kapag ganito kabasa ang ating buhos kasi madali lang at matibay pa ang ating buhos kasi nakasiksik siya lahat. Okay, shout out naman tayo sa ating mga kaibigan, mga vloggers, Nina RJ Calvo TV, Pinoy Matic Channel, Carlos Journal, D-Tips and Ideas, at sa lahat ng mga vloggers dyan na patuloy na suporta sa aking mga video. Thank you, thank you, thank you. Sana makamit nyo ang iyong mga pinapangarap. Sa tanong na kung saan kuno ang mas matibay, kung ang puste ang unahin or magpapiling tayo, usa tayo magawa ng puste.
para sa akin mga kaibigan, mas matibay siya kapag mag-tiling tayo bago tayo magawa ng poste. Ito ngayon, pakita ko sa inyo bakit matibay siya. Ito ngayon mga kaibigan, para sa akin, kapag poste ang ating unahin, mga kaibigan, sa paggawa, ang horizontal siya, hindi siya tumatagos-gos kapila. Hindi gaya na ito mga kaibigan. Kakain siya. Ito, bigyan, nakail siya. Ito. Hindi siya basta-basta bumibigay doon patungo. At saka dito kasi naka-L siya. Hindi gaya kapag poste ang ating online, dawi lang siya hanggang dito. Kapag gumagalaw ang ating bahay, may tindi siya mag-crack kasi maliit man lang ang ating dawil dito na ginagawa. Hindi gaya dito mga kaibigan na mas matibay siya. At saka, hindi siya basta-basta mga kaibigan magumagalaw. Hindi gaya doon sa puste ang ating unahin. Totoo man yan, matibay ang puste. Hindi matibay ang ating pader, mga kaibigan. Puste lang yung matibay. Ang ating pader hindi matibay kapag puste ang unahin. Sa dito, pader at saka puste, mas matibay siya. Ito ang advantage mga kaibigan kapag ang piling ating ununahin sa paggawa. Itong ginagawa namin dito, hindi ko to pinakita na lahat kasi nakita naman nyo mga kaibigan kung paano tayo nag-pile at kung paano kabasa ang ating nilagay sa ating piling. Kapag mag-piling kayo, matuyo siya at hindi masyadong basa. Ang iyong piling mga kaibigan, gumagalaw. At saka dito, sinasabi ko na yun noon, hindi tayo mag-splice na hindi mo minimum ng almost 50 cm or 60. Hindi parang ganito lang mga kaibigan kasi konti lang ating splicing. Pinakamatibay dito mga kaibigan, mas mataas siya. Gusto ko sanang abangan nyo kung paano tayo magforma dito sa ating poste na hindi tayo magamit ng mga brace. Tatalian lang natin. Nakita naman siguro ninyo kung paano tayo nagtali noon na sa ating papiling hollow block. Pero hindi ito gaya nito at saka dotos kanto. Sana makita nyo at ito mga kaibigan, ang turo ko sa inyo. Tapos wala akong ibang hangarin na makatulong sa inyo. At dito lang po sa mga karpentero, na mga ordinaryong mga karpentero, kagaya ko mga kaibigan. Okay, shout out naman tayo sa ating mga kaibigan, mga viewers, Robert Aga, Jovelmar Riando, Ruheldo Mamak, Asad Abubakar, Arnaldo Patnugot, Jornal Santillan, at saka sa aming kapit barangay dito, Jerwin Hagunos,
Thank you sa iyong patuloy na pasuporta sa aking mga video. Ito mga kaibigan, kapag nagustuhan nyo ang ginagawa natin dito, kasi para lang po sa inyo na mayroong pagtitiwala sa atin. Wala naman bayad mga kaibigan ang pag-like, ang pag-share. I-hit lang ang bell button para ma-update kayo sa ating upload ng video, kasi mayroon pa tayong mga tips dito na pwede kasi nyo para hindi kayo mabihain mga kaibigan. Ito lang ang aking hiling sa inyo. Pakishare lang sa iba. Ito lang ang aking pakiusap sa inyo. At abangan nyo ang susunod ng video na kung paano natin gagawin ang ating mga panibagong tips na ibibigay sa inyo. Maraming salamat po.